entrando. ¿Cuándo? 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 ¿Está? Vale. ¿Cosa? ¿Hola en alemán? No. ¡Ay, patalo que magbigay ng alam! Parang awa nyo na, mga lasing na kayo, magagalit si Chairman. Magagalit? Wala akong pakialam kay Chairman! Alam mo! Dali, parang awa mo na, awatin mo ng mga kasama mo, maubos ang laman ng tindahan ko. Paano maawat? Eh, nakita nyo, ang lalaki niya, no? Kasi naman kayo eh, alak lang. Tiyang gadamutan nyo pa kami. Doming! Inimbitan mo kami rito, tapos bibitinin nyo kami! Pero, pakilala ka nga. Susunugin namin to, ha? Pag hindi ka natin kinahala. Ubus! Magbigay na kayo! Magbigay na! Ayos ba tayo dyan? Bossing! Bossing! Oh, Boyet! May nagpapaandog din sa tindahan ni Aling Makarya. Gusto yata kayo sa pawan eh. Ano ang kala na sa akin, Tongit, sa pawan? Tama-tama, malamig itong karburdur ko ngayon eh. Halika, samahan mo ko at nambadigahan niya mga yan. Oh, pare, pare. Ano ito? Sama. Si Chairman. Oh, Chairman. Ano? Walang Chairman-Chairman sa amin. Sabi lang nga pala ito eh. Sa laula, bunga nga. Chairman, upaka ko na yan. Huminahong ka. Huwag! Ay, mapo kayo! Mapo kayo! Upo kayo! Oo, oh, sige. Bigyan nyo nga sila ng alak. Bigyan nyo. Oh, sige. Oh, akong bahala. Brando. Boss. Ah, ah, ah. Wala pala sinabi mga tao rito eh. Chairman. Yan. Ano? Pakukulit eh. Bossing. Yan si Brando. Matindiya na humahok dito sa lugar na to. Ah, ganun ba? Dati, siya may hawak dito. Ngayon, kami hawak sa kanya. Hindi ba? Go. Ano sa atin? Yung inyo, hindi ko alam. Pero yung sa akin. Galing mo, Bossing! Galing mo! Bossing! Bossing! Ah, ano, laki mo lang eh! Ah, laki mo lang eh! Laki mo lang eh! Ang yabang mo eh! Ah! 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 Yabang mo eh! Ayun po kita sa atin ko! Brando! Dito sa lugar na ito, walang pwede magpaandar kundi ako! Si Brando! Okay ba, Chairman? Ayos! Oh, sige, sige! Oh, ano? Huli nyo! Bossing! Bilib talaga ako sa'yo! Bilib talaga ako sa'yo! Okay! Kontrado, nakausap mo na ba yung supplier ng mga construction materials para sa bagong project? Oo, Uncle. Oh, eh, kailan daw iti-deliver? Eh, bukas na raw eh. Dadalhin sa site. Good evening, Mr. Villarman. Attorney! Oh, anong balita sa pinalalakad ko sa'yo? Wala na tayong problema. Hawak na natin ang court order. Pwede natin paalisan ang mga squatter anytime. Galing.
wala na silang ipaglalaban. Puskyado na ang humatol sa kanila. Eh di, Uncle, pwede nyo na rin tawagan ang bayad ng lote nyo. Eh, tsak, milyones din ang halaga nun. Tama kayo. Eh, Uncle, kung gusto nyo, bukas na bukas eh, pupuntahan ko yung mga squatter. Sasabihin ko sa kanila na maganda na silang umalis doon. Hintayin natin si Teresa. Tumawag siya sa akin mula San Francisco. At uuwi raw siya susunod na linggo. Pag-uusapan namin ang bagay na yan. Boyet! Kulang tong tubig ko, pagigib mo ko. Pagkasahin mo na lang yan, ate. Anong pagkasahin? Eh, kulang nga to, bitin. Sige ka, pag hindi mo ako pinagigib, hindi kita bibigyan ng baon sa eskwela. Oh, sige na nga. Ang bihira talaga to. Aba, Boyet, parang gusto mo rin magtapang-tapangan dito. Anong tapang-tapangan pinagsasabi mo? Eh, ina-achoy nga ako eh. Eh, para kay Brando nga iniigib ko eh. Ano, ayaw nyo, Tubol? Ayaw mo? Tulo ba, no? Sinabi pa namin ayaw. Gusto mo, mauna ka na eh. Dadagdagan ko pa. Eh, Brando? Sige, yan, mauna ka na. Eh, Brando pa na eh. Yan. Sige. O, ito pa. Samo ito, mga kasmuta to. Narinig nila yung pangalan ng boss ko. Natakot na kayo. Oh, shake it up, baby, now, shake it up, baby, Mr. Boyet, pwede bang ma-arbor yung tubig mo? Maliligo lang ako. Ano nga yung genius? Ano nga napunta? Parang ayaw mo yata eh. Ba, hindi ho. Eh, nanginginig pa nga ho. Boyet, ano ba? Ikaw talaga buwisit ka eh. Pag ako nagpapaigib sa'yo, ang dami-dami mo reklamo. Pag yung Herodes na yan, mabilis ka pa sa alas 4. Ha? Ha? Aray ko atin, luga ko. Luga. At ikaw naman lalaki. Pwede ba? Ibahin mo ako ha. Kung lahat ng tao dito, natatakot mo, huwag ako. Ang laki-laki ng katawan mo, hindi ka makapagigib para sa sarili mo. Hoy, mistisang bangos. Talak ka ng talak. Pagak naman ang boses mo. Masyadong masakit sa tenga eh. Alam mo, kapag hindi ka naglubay dyan, huhubuan na kita. Sir, boss, wag! Wag naman! Papasok ko na to! Alam mo, Brando, iba ka talaga. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Super! Ikaw, baka akala mo hindi ako papatol sa babae. Eh kung yung nguso mo pakapaling kusalik. Ganon? Sige, halikan mo ko. Halikan mo ko nang makita mo kung anong hinahanap mo. Talaga pilit mo ko ha. Bastos! Tandaan mo to ha, ipababarangay kita. Ipakukulong kita. Hoy! Anong tingin-tingin nyo? Wala po, sig. Nagharap ka bilang gagabang malalapot. Hindi mamimitik. Gagabang hari. Ah, hanap-hanapin mo rin yan. Bastos na yon, garapal. Pero masarap palang humalik ang umag. Bossing, anong nangyari dito? Wala. Boyet, may shota na ba yung ate mo? Wala pa, boss. Eh, walang magkaroon ng lakas ng loob eh. Sobrang tari kasi. Kung may magkalakas ng loob, halimbawang ako. Bah! Okay yon, bossing. Ikaw pa! Pasok na ako.
Ate! Nandito na yung tao! Hihingi ng sorry! Baka naman umarte ka pa! Sabihin mo sa kumag na yan, umuwi na siya at magsasayang lang siya ng oras dito. Kahit 1,000 sorry pa ang hingin niya, galit pa rin ako sa kanya. Kapag hindi ka lang bumaba dyan, aakitin ka na niya. Ha? Oo, at kahit tumawag ka pa raw ng pulis, ng military, ng marines, hindi mo raw siya mapipigilan. O sige, sabihin mo dyan sa walang yan, bababa na. Ha? Magandang gabi. Para sa'yo. Magagamit mo para sa bahay. Ba't may napkin pa? Wala naman akong dalaw, no? Para bang nangutang ka na naman ng katakot-takot sa tindahan ni Aling Tentay. Ikaw naman, no? Sige, salamat na rin. Upo ka. Salamat, ha? Sorry kanina, ha? Nabigla lang kasi ako, eh. Nabigla? Eh ako nga itong binigla mo eh. Pagkatapos mo akong iin, sasabihin mo ngayon nabigla ka lang? Paano kita hindi bibiglain? Hindi ka naman kasi makuha sa dahan-dahan. Pero alam mo, hindi ko pinagsisihan yon. Ang totoo kasi, matagal na akong patay sa'yo. Kaya lang, sobrang taray mo. Kaya hindi kita madiskartehan. Patay din naman ako sa'yo eh. Ha? Totoo? Patay ako sa konsumisyon sa'yo. Alam mo, sa dinami-dami ng pwede kong maging kapitbahay, kung bakit kasi ko pa yung nakalapit namin. Ang sakit mo naman magsalita. Ako na nga itong nagpakumbaba eh. Ang taray-taray mo pa. Kung sa bagay, sino nga ba ako? Isang anak mahirap. Kung talagang nasusuklam ka sa pagmumukha ko, aalis na lang ako. Pinapangako ko sa'yo, kahit kailan, hindi mo na ako makikita. Oh, hindi mo ba ako pipigilan? Ano ba? Hindi ko alam na ganyan ka pala kanipis. Madami ka palang drama sa buhay. Para nagbibiro lang naman ako eh. Ang ibig mo sabihin, hindi ka nagalit sa akin? Galit pa rin. Pero hindi na masyado. Eh, kung maliligaw ako sa'yo, pwede ba? Kung magpapakatino ka siguro, baka sakali. Brando. Kanina pa ho ba tulog ang inay? Katutulog lang. Kamusta na ho kalagayan niya? Walang pagbabago. Ang daming inireseta ng doktor. Ang mamahal. Naubos ng lahat ng perang ibinigay mo sa akin. Huwag kayong mag-alala, Aling Marta. Gagawa po ako ng paraan. Andiyan ka na pala. Oho, inay. May dala po akong prutas para sa inyo. Gusto nyo? Ipagbalat ko kayo. Wag na. Busog pa ako. Anak, gusto ko nang umuwi. Inip na ako dito eh. Inay, mas mainam ho nandito kayo. Para maalagaan kayo ng doktor. Huwag ho kayo mag-alala.
Lagi ko naman kayong dadalawin eh. Akong bahala sa'yo, inay. Kapag magaling na kayo, tsaka ako kayo lalabas. Bukas yung likod para malagay na yung mga gamit. Sino ka? Wala ka na ron. Hoy, ikaw, Chuper. Kapanti mo na. Sino? Oh. Ha? Anong kailangan ko sa'yo? Ang hina pala ang kukote mo eh. Ano ba sa palagay mo? Hoy, hold up to. Labas mo pera mo. Oo, oh, yan. Uy! Dollars! Dollars, ha? Alam mo, mataas ang palitan nito ngayon, ha? Nakuha mo na ang gusto mo. Ano pa ang hinihintay mo? Pwede ba? Bumaba ka na? Bababa ako kung kailan ko gusto. Tsaka, ngayon nga lang ako nakasakay ng chideng eh. Ang sarap pala nito. Para akong presidente. Oo. Team 1, positive ang suspect. Alisto kayo dyan. Mercedes-Benz 456. Team 1, sinusundan na namin ang suspect. Papunta na dyan sa kinaroroonan ninyo. Copy? Kopya, kopya. Handa na kami dito. Ano yan? Wala na ako atraso sa'yo. Quits na tayo. At saka itong pera mo, pambayad mo lang sa akin sa pagkakaligtas ko sa'yo.
Bye. Quiz na tayo, ha? Sabi ng mga pulis, may mga big-time kidnappers for ransom ang nagtangka kumidnap sa'yo. Ayon sa mga pulis, matagal lang wanted ang grupong yun. Hindi pala kita dapat pinauwi. Dahil kung may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Papa, hindi nila ako makukuha. Ang galing-galing kasi ng hold-upper na nagligtas sa'kin. Kung nakita nyo lang, hahanga kayo eh. Bawat barili niya, sa pool. Parang bida sa pelikula. Hindi dapat ang ganong klaseng tao ang hinahangaan mo. Kahit na magaling pa siya, hold-upper pa rin yun. Tama ang pinsan mo, Teresa. Ang dapat ngayon, ikuha kita ng personal bodyguard. Yung bang hindi kayo hihiwalayan kahit saan ka magpunta. Uncle, mahirap magtiwala sa ibang tao ngayon. Hindi tayo nakakatiyak. Kahit papaano, hindi ko siya pababayaan. Dahil pinsan ko siya. Ako lang ang magbabantay sa kanya. Tama ka. Pasensya ka na. Ayoko sanang gawin yun, pero nagipit ako. Alam mo namang kailangan ng nanay ko ang pera. Ako naman, broke na broke. Ikaw kasi, ayaw mo akong bigyan ng kayol. Piro lang yun, ha? Pero pangako, hindi ko na ulitin yun. Patawaran mo na ako. Tama na. Busog na ako, ha? Tagal naman ni Martha. Sabi niya, uuwi lang siya para magpalit ng damit. Eh, na-traffic lang ho siguro yun, ay. Pero, wag ho kayo maglala. Parating na ho yun. Tsaka, pinabili ko na rin ho siya ng gamot para sa inyo. Alam mo, anak, matagal-tagal na rin ako dito. Malaki na rin ang nagagastos natin. Wala ka namang pirmihang trabaho. Baka yung perang ginagastos natin dito ay galing sa masama, ha? Kasi punay, yung makina ni Mr. Galvez, naibenta ko po kasi. Kaya nakakuha po ako ng malaki-laking komisyon. Mabuti kung ganon. Pero anak, alam mo, mas lalakas ako kung makikita ko nagpapakatino ka na. Abay, dapat gumaling ka agad kayo ngayon. Dahil etong anak ninyo, eh good boy na. Palasimba, religyoso, at boy naging charismatic pa. Kung gusto niyo na, pasukin kong lahat para gumaling lang kaagad kayo eh. No, yan ang gusto sa inyo, inay. Matawa. Wala. Kulit mo, ah. Ano ba nangyari? Iisang tao lang yon. Muntik pa kayong maubos. Nabigla kami, tol. Hindi mo naman itinimbre sa amin na may alalay palang trigger yung pinadudukot mo. Hindi lang basta alalay. Sharpshooter. Apat ang natigok sa atin, tol. Hindi alalay yon. Hold-upper ang tarantadong yon. At naunahan lang kayo. Dahil pag alis pa lang sa airport, nakasakay na yun sa kotse ni Teresa. Oh, ganun naman pala eh. Hindi walang problema. Kidnapin na lang natin ulit. Kaya lang, sa susunod, eh, siguraduhin na natin. Huwag muna. Meron ako naisip na ibang paraan. Mas pagkakaperahan natin kaysa sa kidnap for ransom. Ano yun? Ha? Sige na, sabihin mo na. Huwag mo na kami sinususpense. Sabihin mo na kasi. Saka nyo na malalaman pagdating ng panahon. Eh, kung mas big time, di okay.
masusunod lahat ng trip natin. Papa, saan naman natin patitirahin yung mga squatter? Hindi naman pwedeng basta-basta na lang natin paaalisin sila sa tinitirhan nila. Bakit ba sila ang iniintindi mo? Kung tutusin, dapat pa nga sila magpasalamat dahil matagal na lang pinakikinabangan yung lupang hindi kanila. Teresa, tama si Uncle. Kung hindi tayo kikilos at magtatagal pa sila ron, lalo tayong mahihirapang paalisin sila ron. Pa, I'm not trying to go against what you want. Ang sinasabi ko lang, dapat kausapin nyo sila ng maayos. Kapag ayaw pa rin nilang umalis, saka kayo kumilos. Kung ako lang, pinidemolish ko lamang ngayon. Pero pagbibigyan kita. Kapag walang mangyari sa pakikipag-usap mo sa kanila, saka ako kikilos. Sige. Bossing! 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 Ano ba? Kumakato ka para may sunog ah. Boss, kasi ano eh? Anong boss? Kuya! Kuya boss, eh andito yung anak ni Mr. Villaroman. Kinakausap yung mga taga dito. Sinasabi niya na magsipaghanda na raw tayo para umas dito sa lupa nila. Ganun ba? Halika. Tignan natin ang galing ng mayayaman na yan. Dahil ba't siya mayaman kahit mahirap kami, pwede niyo nang gawin ang gusto niyo sa amin? Nagkakamali kayo. Kahit na ganito kami, kaya namin paglaban ang karapatan namin. Hindi naman namin ho kayo pinaaalis ngayon. Binibigyan lang kayo ng babala para makapaghanda. Kung ano man po ang magiging problema, tutulungan namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Kung gusto niyo kami tulungan, hindi nyo kang paalisin dito. Dito na kami tumanda. Dito na pinanganak ang mga bata to. Kaya kaya tanong mangyari, lalaban kami. Hindi ba makasama? Lalaban tayo! Paraanin nyo kami! Paraanin nyo kami! Dito si Brando! Tutulungan tayo! Mga chairman, anong problema? Ikaw? Ikaw rin? Di ba quits na tayo? Magkakilala kayo. Sino siya? Siya yung matapang na lalaking nagligtas sa akin sa mga kidnappers. Ha, ganon. Eh di ikaw din yung mandurugas na humold up sa kanya. Pare, laki ng katawan mo. Kawatan ka pala. Marami namang marangal na trabaho. Bakit hindi ka magbanat ng buto? Wow, pare. Ang aga-aga, ang lakas ang tama mo. Korteng lalaki ka pa naman. Daig mo pa ang binabae. Putak ka ng putak. Hindi ka naman yata mangingitlog. Sandali, Teresa. Mayabang eh. Hey! Ano ba nangyari sa patikisipan ka? Hamrado! Anagulangan ka! Ano? 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 Tambal lang yun. Paret! Ano? O sige, sabay! Sige! 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 Hawi! Hawi tao! Hawi! Yan! Sige, Brando! 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 Mga kasama, anong dapat sa taong ito? Itapon! Itapon! Boss! Oh! Itapon? Edi itapon! Kayo, kung inaakala ninyong mapapalis nyo kami dito, nagkakamali kayo. Kahit magkaubusan tayo, lalaban kami. Abuhay! 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 Lalaban ka pa! Mahukat
dito. Ako rito! Ano? Sarap ba? Balik ka dun! Sana araw-araw ganun ka. Alam mo ngayon ang talaga kita na ipagmalaki. Sayang nga lang, wala ako nung mangyari yon. Dahil kung nandun ako, Chuck, kasama mo rin ako magkikipaglaban. Totoo? Talagang tutulungan mo ako? Oo naman. Ngayon pa kaya na alam kung nagbago ka na? Alam mo, Irma, masarap pala ang hindi kinatatakutan. Masarap pala ang kinatutuwaan ka ng kapwa-tao. Ngayon, pakiramdam ko, talagang ipaglalaban ko kayo. Kahit ibuhos ko ang sarili kong buhay, gagawin ko. Para sa mga kalugar natin, lalong-lalong na sa'yo. Totoo? Oo naman. Good morning, Pa. Good morning. Nakita mo na pala yung lalaki ng hold-up sa'yo. Bakit hindi mo man lang pinapulis? Pa, wala namang pulis dun eh. Saka inasikaso ko pa yung bodyguard kong na-knockout. Naunahan lang ako ng gagong yun. Dahil kulang ako sa ensayo. Pero kung nagkataon, bugbog sarado sa akin yun. Isa pa, matalo ko man siya, tagilid pa rin ako dahil nandun kami sa teritoryo niya. Iho, magagantihan mo rin siya. Magsama ka ng pulis, ipahuli mo. Ipabilanggo mo para magtanda. Kung mahanap nyo, hindi naman nakatali yun eh. Eh kung yun nga lang daga, walang isip. Ang hirap hulihin ng mga yun. Di mas lalo pa ang tao. Saka kaya lang naman sila nag-away dahil nauna si Conrado eh. Bakit ba, Teresa? Ano ba ipinakaya sa'yo ng lalaki yun? Hindi kita pinalaki, hindi kita pinapag-aral para magkasimpatsa sa isang magnanakaw. Kung gusto mo, pasona ko pa yung bulugar na yun eh, para mahuli lang siya. Uncle, may naisip ako. Pwede natin gamitin yung lalaking yun para mapaalis yung mga squatter na yan. Ha? Paano? Uncle, lahat ng tao may presyo. Siya pa kayang isang hampas lupa lang? Kuha ko na ibig mo sabihin. Sa bagay na yan, Papa, ako na ang haharap. Hindi naman pwedeng si Conrado ang makipag-usap sa kanya. Mag-aaway lang sila. Baka mamaya, makatulog uli si Conrado ng walang banig. Insa naman, oh. Kumusta ang lagay ng nanay ko, Dok? Tatapatin kita. Hindi na simpleng problema ang sakit sa puso ng nanay mo. Kailangan niya ng heart bypass operation. At hindi na pwedeng ipaghintay ng 2 linggo. Kung sakali ho bang maoperahan siya, hahaba pa ho ba ang buhay niya? Hindi ko masasabi. Pasela ng operasyon. Magbabaka sakali tayo. 50-50 ang chance. Magkano naman ho kailangan kong ihanda? Siguro mga 200,000. Ihahanda ko ang halagang sinasabi ninyo. Iset nyo ang operasyon sa lalong madaling panahon. Okay. I'll go ahead. Liga dito. Brando? 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 Tubol! Bakit? Si Brando. Hinaharap si Brando. Oh, eh, wala ako eh. Kanina pa umalis. Saan nagpunta? Hindi ko rin alam eh.
Anong oras siya babalik? Hindi ko rin po alam eh. Kasi pag may problema yon, walang oras ako uwi. Anong problema? Nasa ospital po yung nanay niya. Malaking halaga nga po yung kailangan niya para mapa-offer sa Aling Luming. Hindi niya nga alam kung saan siya didalhin siya ng pera. Pakisabi na lang sa kanya, napuntahan na lang niya ako bukas ng gabi sa lugar na ito at lulutasin ko ang problema niya. Oo, oh, sabihin ko. O oh, sige, alis na ako. Bob, hatid ko na kayo sa kotse niyo. Haligay, Bob. Salamat. Sige, ah. Hi! Ano yung sinasabi mong lulutasin mo yung problema ko, Miss Villaroman? Bibigyan kita na 300,000 pesos. Paalisin mo lang ang mga squatters. Hindi ako hudas. Hindi ko kayang traidore ng mga taong nagtitiwala sa akin. Easy, Brando. Hindi mo naman sila tatraidore eh. Bibigyan ko sila ng panggastos. At bibigyan ko din sila ng malilipatan nila. Alam mo, Miss Villaroman, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo kayang bilhin. Look, Brando, kung lalabang kayo, wala kayong magagawa. Dahil lupa namin yun. At kaya ko kayong paalisin anytime na gusto ko. May court order na. Pero kung magkakasundo tayo, I can still do you a favor. Lalo na ikaw. Hindi maliit na bagay ang 300,000 pesos. Kaya pag-isipan mo na. Prangka ako, liberal. Pag may nagustuhan ako, nakukuha ko kaagad. Katulad ng ginagawa mong pagkuha sa akin? Para magamit laban sa mga taga-roon sa amin? Hindi yon, Brando. Hindi yon ang ibig kong sabihin. May iba pa akong gusto. Ikaw yun. Ang tapang-tapang mo. Lalaking lalaki ka. When I'm with you, safe na safe ako. Alam mo, hindi mo ako kayang bulain. Hindi kita binubola. Yung pagsagot-sagot mong yan, gustong-gusto ko yan. Yang pagiging barumbado mo, mas lalong gustong-gusto ko yan. Para maniwala ka na gusto kita. Mukhang konti yung pinamili natin ngayon, Aling Luling. Ay, ito lang ang kaya. Inuna ko lang talaga yung mga kailangan sa bahay. Bakit? Ano nangyari? Sa isang linggo pa ang sweldo ni Mister. Ang budget. Ay, sinabi mo pa. Ate, ate! Oh, Boyet, ba't ka nandito? Ginigiba ng bulldozer yung mga bahay sa atin. Ha? Anong ibig mo sabihin walang nagawa si Brando?
may nagawa sa ate. Kasama niya yung demolition team. Nananakot sila ng mga tao. Kaya nag-iiyakan na lang sila. Paano niya nagawa yun? Pero paano na kami? Paano? Chairman, hindi naman sa pupanig ako sa kanila. Pero kahit anong gawin ninyo, talo kayo. May court order na. May demolish kayo dito sa lugar na ito. Chairman, kailangan natin sundin ang batas. Pero winasak na nila lahat yan eh! Saan kami titira? Ihanap nila kayo ng maayos na malilipatan. Bibigyan kayo ng paggasos para sa paglipat ninyo. Mali! Hindi ka naman ganyan! Ano ba nangyari? Plano? Ano? Bakit? Kulang namin sa'yo! Anong masamang pakikisama namin sa'yo? Bakit mo kami ginilito? Bakit? Brando! Ba't nagkaganito? Ba't bakit mo kang pinabayaan? Ano nangyari, Brando? Meron ba kaming masamang pinakisama sa'yo? Magsalita ka, Brando! Meron ba? Ano? Traitor ka. Talaga palang sagat sa buto ang kasamaan mo. Irma! Walang iya ka. Magkano bang i-deny nila sa'yo para ibenta mo kami? Pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano pang dapat mong ipaliwanag? Maliwanag yung binenta mo kami! Sarili mo lang ang inisip mo. Pagkatapos ka naming asahan, pagkatapos mo kaming paasahin, turin palang ahas na tutok lang sa amin. Mas masahol ka pa sa hayop. Alam mo kung anong klase ka? Ha, Brando? Sayang ang pagkukup namin sa'yo. Ang pagkonsinti sa mga ginagawa mo. Sayang! Alam mo ba kung anong klase tao ka? Brando! Isa kang palasubas! Palasubas ka! Tama, Brando! Palasubas ka! Hindi ako kasi sama ng isip mo. Palisubas ka!
Kumusta ng nanay ko? Nagkaroon siya ng cardiac arrest. Ginawa na namin ang lahat ng paraan para may ligtas siya, pero nabigo kami. I'm sorry. Darasal ko na sana matahimik kayo sa kinilalagyan niyo ngayon. Brando, mauna na ako sa iyo. Aling Marta, maraming salamat sa tulong na ginawa ninyo sa amin ng nanay ko. Wala yun, kaibigan ko ang nanay mo. Mula pa sa pagkabata namin, magkasama na kami. Kayo na lang ang taong nakakaunawa sa akin. Lahat sila tiniisa ko. Galit sila sa akin. Hindi kasi nila naiintindihan ang mga pangyayari. Pero hindi mo sila masisisi. Kung makikita mo lang sila ngayon, maaawa ka rin sa kanila. Nasaan ba sila ngayon? Sabi nila ang karunungan ay isang yamang hindi mawawala. Paulit-ulit kong naririnig sa mga hanggang mahirap nagmula. At kung sakaling ang inimiti ay nakamtan mo na, huwag mo kalilimutan lumingon kung saan ka nagmula. Anong tulin man ang lakad, anong taas man ang Brando, hindi ko talaga sila pinababayaan. Naghahanap pa nga ako ng relocation area para sa kanila. Wala lang talaga ako mahanap. Pero mali pa rin ginawa natin, Teresa. Dapat inayos muna natin malilipatan nila bago natin sila pinaalis. Pero hindi ba ikaw itong nagmamadali?
Hindi ba sabi mo kailangan ng nanay mo ng pera? Ang galing mo rin naman, ano? Ano bang pakialam mo kung may titirahan sila? Wala. Ikaw nga, may tirahan ka na, may pera ka pa. Ano ba pinagpuputok ng butsi mo? Kahit ganito lang mo ako, marunong din ako magpahalaga sa mga kasama ko. Marunong ka pala magpahalaga. Bakit mo pinaalis? Kung mahal mo sila, ikaw na lang maghanap ng lilipatan nila. Bakit si Teresa pa ang binibigyan mo ng problema? Conrado, may usapan kami. Nangako ako sa kanya. Bakit nangako ka? Atin ang lupang binawi natin sa kanila. Huwag kang makialam. Ikaw balasubas. Lumayas ka. Ayaw kumakita ang pagmumukha mo rito. Hindi mo ako kailangan ipagtabuhin ng parang aso. Kapag hindi ko tumupad sa usapan, sinisiguro ko, may masamang mangyayari. Blanto! Teresa! Mga kasama, alam kong mali ang ginawa ko. Pero buhay ng ina ko nakataya noon. Wala akong pera magagamit para maoperahan siya. Laban man sa kalooban ko, ginawan ko kayo na masama. Kung ipinagpalit ko man kayo para sa kapakanan ng nanay ko at mas minalaga ko ang buhay ng ina ko kaysa sa inyo, patawarin niyo ako. Mga kasama, kung paniniwalaan niyo pa ako, may gusto akong sabihin sa inyo. Iisa ako, marami kayo. Pinangangako ko na kapag hindi nila kayo binigyan ng maayos na malilipatan, ibabalik ko kayo sa dati nating lugar. Lado, ikaw na lang pag-asa namin. Di ba mga kasama? Oo! Oh! Brando, pasensya ka na sa mga pagkukulang ko. Ako pa naman ang dapat na kauna-unahang umunawa sa'yo. Hindi man lamang kita binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Patawarin mo ako sa mga sinabi kong masakit sa'yo. Wala yun, Chairman. Naiintindihan ko kayo. Siya nga pala. Ito yung natira sa ibinayad nila sa akin. Kailangan nyo to. Gamitin nyo para sa mga kalugar natin. Pasensya ka na, ha? Hindi man lang ako nakapunta sa libing ng nanay mo. Hindi ko kasi alam, eh. Dinumolish na pala yung dating lugar nyo. Itong antirahan nyo, ang tagal bago ko natuntun, eh. Matagal kasi bago ka nagpakita sa akin, eh. Okay itong bagong lugar mo, ha? Asensado ka na, pare, ha? Kung alam mo lang. Pero mas gusto ko pa sa dating lugar namin. Siya nga pala, pare. Saan ka ba naglalagay ngayon? Sa Antipolo, dun sa Mayamot. Ginawa akong caretaker ng warehouse ni Mr. Chung. Yung bandating pinupuntahan natin nung araw, yung abandon. Oo nga. Yung maluwag na compound. Oo, yun. Doorbell mo.
Sandali lang, pare, ha? Sige. Magandang umaga, ho. Magandang umaga rin, ho. Ano bang atin, sir? Ikaw ba si Brando Aguilar? Ako nga, ho. Bakit, ho? May reklamo laban sa'yo si Miss Teresa Villaroman. Iniimbitahan ka namin sa presinto. Ano naman, ho, ang reklamo ni Teresa sa akin? Pinatay ang kanyang amang si Mr. Villaroman. At ikaw ang suspek. Pare, nauna na ako sa'yo, ha? Okay. Sir, saan mo dito si Brando Aguilar? Brando, may bisita ka! Rosing! Rosing! Okay ka ba rito? Dinalang ka namin ng pagkain. Salamat, ha. Brando, bakit mo ginawa yun? Kaya pa naman naming magtiis sa kinilalagyan namin, eh. Paano ka na ngayon? Irma, totoong nagalit ako kay Villaroman. Pero kung kaya mo pa rin akong paniwalaan, sasabihin ko sa'yo, hindi ako ang pumatay sa kanya. Irma, hindi ako kriminal. Pero Brando, mayaman sila. Kaya nilang kumuha ng mahusay na abogado. Kaya nilang baluktutin ang tuwid at ituwid ang baluktot. Brando, tayo ang mahirap. At kahit saang parte, pailalim tayo sa kanila. Pero ang totoo ay totoo, Irma. Kahit saan kami makarating, ipaglalaban kung wala akong kasalanan. Teresa, ipinangangako ko sa'yo. Magkakaroon ng katarungan ng pagkamatay ni Uncle. At initi ako. Pinakamabigat na parusa ang matatanggap ng Brando yan. Nakaset ng court hearing. Nakahanda na rin ang star witness natin para humarap sa korte. Pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba'y magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang dito sa harap ng hukumang ito? Opo. Opo po kayo. Your witness, Mr. Prosecutor. Thank you, Your Honor. Noong Mayo 11 ng gabi, 1976, may natatandaan ka bang hindi pangkaraniwang pangyayari na naganap sa loob ng bahay ni Antonio Villaroman? Meron po. Maaari mo bang sabihin ang lahat sa harap ng hukumang ito? Nag-uusap po si Teresa at si Brando. Lumapit po ang Uncle Tony ko. Nagkaroon po sila ng mainitang pagtatalo. Bago po umalis si Brando, pinagbantahan niya ang Uncle ko. Ano ang eksaktong salita ni Brando Aguilar nang pagbantahan niya ang tsuhin mo? Ang sabi niya, kapag hindi raw po nabigyan ng uncle ko ng maayos na malilipatan ng mga kalugar niya, may masamang mangyayari daw po sa kanya. Miss Villaroman, totoo ba na bago namatay ang iyong ama, ay hinold up ka ng nasa sakdal? Objection, Your Honor. The question of the counsel is irrelevant. Sustain. Counsel, reform your question. Totoo ba ang sinabi ni Conrado Villaroman na pinagbantaan ni Brando Aguilar ang iyong ama? Totoo po, sir. Narinig po ninyo kagalang-galang na hukom. Paliwanag na may motibo ang nasa sakdal para patay niya ang biktima na nangyari nga pagkalipas ng dalawang araw. Objection, Your Honor. Hindi sapat ang banta.
para siguruhing ginawa nga ng aking kliyente ang binibintang sa kanya. Talaga lamang may mga taong nadadala ng kanilang emosyon habang galit pa. Pero ilang sandali lang ay nawawala na ang galit at bumabalik na ang kanilang hinahon. Objection sustained. Noong Mayo 13, ikasyam ng gabi, nasaan ka? Nasa simenteryo po ako. Dumalaw ako sa libingan ng nanay ko. Noong Mayo 13, mga bandang alas 9 ng gabi, anong hindi pangkaraniwang pangyayari ang nasaksihan mo? Nakita ko po nang walang awang pagbabaril ng isang lalaki ang mga biktima. Kung pinagdidiinan mo na nasa harap ka ng puntod ng iyong ina, mayroon ka bang saksi para iharap sa hukumang ito para patunayan ang sinasabi mo? Wala po. Nag-iisa lang ako dun. Ang sabi mo ay nakadapa ka sa gilid ng daan nang marinig mo ang putukan. Nakadapa ka. Kung ganun, nakayuko. Paano mo nakita at nakilala ang taong sinasabi mong pumatay kay Mr. Villaroman at driver niya? Natakot po kung makita ng taong bumaril. Kaya't dadahan po akong gumapang sa di kalayong talahiban. At doon ko po siya nakita at nakilala. Kaya mo bang ituro sa harap ng hukumang ito kung sino ang pumatay kay Mr. Villaroman at tsutsuper niya? Opo. Nasaan siya? Ayun po. Siya po. Siya po ang pumatay. Sinungaling! Wala akong kasalanan! Brando, minahon ka! Order in the court! Sinungaling ka! Tama na! Dapat tunayan ni Brando Aguilar ay walang kaduda-dudang nagkasala sa pagpatay kay Ginoong Antonio Villaroman. Kaya hinahatulang ka ng hukumang ito ng habang buhay na pagkabilanggo at ng multang 500,000 piso para sa pamilya ng isawi. So ordered. Magalala, Teresa. Nagkausap na kami ni attorney. Lahat ng responsibilidad na naiwan ni Uncle, ako nang bahala. Kung may problema ka, sabihin mo na sa akin. Salamat. Eh, yun nga sabi ko. Na kung pwede sana, eh di... Brando! Brando! Mo. Alam kong ginagawa ko. Kung ano man ang plano mo, huwag mo kong idamay. Tumakas ka mag-isa. Pwede ba? Ibaba mo na ako dito.
Kailangan kita, Teresa. Alam ko na frame up lang ako dito. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, hindi kita ihiwalay sa akin. Pwede ba? Huwag ka na maraming dada. Pare, ano nangyari? Sino yung kasama mo? Pasensya ka na, pare. Kailangan ko tulong mo. Basta ikaw. Tara sa loob. Halika. Ba? Pare, pakiusap. Pakikuha mo yung motorsiklo ko sa apartment. Samahan mo na rin ang damit. Pati pagkain. Basta bahala ka na, ha? Okay, pare. Halika! Napakawalang hiya mo! Pinatay mo na nga si Papa! Ginaganito mo pa ako! Dapat pala nung hinold up mo ako noon, ipinakulong na kita! Mas mabuti pa nga. Dahil totoong may kasalanan ako noon. Pero ngayon, mas gugustuhin ko pang mamatay na lumalaban kaysa sa mabilanggo ako na walang kasalanan. Sinungaling! Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Sayang ang pagmamahal na inukol ko sa'yo. Hindi kita inutusang mahalin mo ako. At lalong hindi kita pakikiusapan. Napaniwalaan mo ako. Isipin mo lang gusto mo isipin. Ang masasabi ko lang, hindi ako kasing sama, gaya ng akala mo. Baka kung anong gawin ng hayop na Brandon yung kay Teresa, masira pa mga plano ko. Eh, hindi ba mas mainam nga akong matodas na yung Teresang yan? Nang sa ganun, sa'yo mapunta lahat ng ari-arian nila. Hindi ganun kadali yun. Dapat kahit nasapilitan, mapapirma ko siya sa mga papeles para maging legal ang lahat. Oo nga naman. Pwede bang basta-basta lang mailipat sa kanya ang pagmamayari ng kayamanan ni Teresa kung patay na yun? Eh di hanapin natin. Magdalawang grupo tayo para mabilis. Pag nakita natin, papirmain. Pagkapirma, yariin. At ang Brandong yan, ang papalabasin nating pumatay. Eksakto. Yan ang gusto kong mangyari. Kailangan sumikip ang mundo ng Brandong yan. Para kapag wala na siyang matakuhan. Ay, sarap na pogi. Tubol, guwapo mo talaga. Wow! Lahat ng bagay sa mundo'y pangit. Ako lang tubol, hindi. Tubol, pogi ah. Ha? Ay, salamat, ha. Thank you. Kape, bossing. Salamat. Brando, delikado ang buhay mo. Lalo ka lang nalalagay sa panganib ngayon. Alam ko, Chairman. Pero huwag kayong mag-alala. Mag-iingat ako. Alam mo, ako ang natatakot sa kalagayan mo ngayon, Brando. Kinakabahan ako. Parang nararamdaman ko na ito na ang huli nating pagkikita. Huwag mo isipin yun, Irma. Hanggat hindi ko natutupad ang pangako ko sa mga taga rito, hindi pa ako pwede mamatay. Marami pa akong dapat gawin. At ito pa rin. Mosing, kamusta na yung anak ni Mr. Villaroman? Yung binagit mo? Tinago ko. Dahil nasisiguro kong frame up lang nangyari sa akin.
may hinala akong may kinalaman si Conrado dito. Kaya habang hawak ko si Teresa, hindi nila ako pwedeng galawin. Tol, si Jack to. Tama ang hinala ko. Andito siya nagtatago sa lungga ng mga squatter. Eh si Teresa, nandiyan ba? Hindi pa namin matiyak. Tiyakin nyo. At kahit sa anong paraan, kunin nyo siya. Sabi mo eh. O sige, susunod na kami ng tropa dyan. Nasaan si Brando? Sino Brando? Inatun siya sa ilalim ng kakape. Si Jerman? Hanapin niyo! Anong guli yun? Akala mo siguro hindi na kita makikita, ano? Nasaan si Teresa? Hindi ko alam. Huwag mo na akong ululin! Huwag! Ano, ha? Maawa kayo sa kanya. Ang galing. Parang eksena sa pelikula. Sige, halugugin nyo! Teka, ano ba atraso namin? Ano ba? Sa'yo, wala. Pero kay Brando, malaki. Uy, tako ka! Wala rito! Brando, sino ba talaga sila? Mga kasama ni Conrado yan. Malamang may kinalaman din sila sa pagkaka-frame up sa akin. Ang galing mo! Pinabibilib mo ako! Jack, wala. Hinanap na namin sa lahat ng pwede niyang pagtaguan eh. Hindi namin makita. Mahigpit ang pagkakatago mo kay Teresa, ha? Tignan natin ang tapang mo ngayon. Liga! Sige, dalin niyan doon! Wag! Ngayon, makita ko ang tapang mo. Magsasalita ka ba? O papapatay ko mga kasama mo? Sige! Barilin naman ngayon! Wag! Nasa barangay Mayamot siya. Sa lumang warehouse. Sa Kali Calderon. Akala ko matalino ka. Bobo ka rin pala. Nakapahid lang sa sentido ang utak mo. Ngayon, hindi na kita kailangan.
Sige, mami, tama! Hello, Tol. Si Jack to. O, Jack. Si Teresa, nakuha nyo? Hindi eh. Hindi namin inabutan. Wala sa squatters area. Si Brando, nayari nyo? Hindi. Magaling talaga. Pero nakuha namin ang location kung nasan si Teresa. Saan? Saan lugar? Sa isang abandonadong warehouse sa Barangay Mayamot, Antipolo, Rizal. Papunta na kami ron. O, sige. Magkita lang tayo doon. Sa Barangay Mayamot, Antipolo. Brando! Irma! Brando! Irma! Brando! Kailangan madala kita sa ospital. Huwag na, Brando. Iingin ako. Ikapin mo ko, Brando. Talikan mo ko. Ate! Ate! Irma. Irma. Dito tayo. Sino kayo? Bawal pumasok dito. Trespassing kayo. Anong trespassing? Nasaan si Teresa? Sino Teresa? Sinasabi mo, hindi ko kilala yun. Huwag kaming ulunin! Yeah. Dito, alam kong darating na si Brando. Oo nga naman, Tol. Sigurado, susundan kami nun. Talagang dinadaga ka na sa Brando yun. Aalis tayo! Pero kailangan makuha ko muna ang gusto ko. Saldi! Pirmahan mo to. Ano yan? Deed of sale. Ng mga bahay mo. At ng mga ari-arian. Hindi ba't ibinibenta mong lahat ng ito sa akin? Nagbibiro ka ba? Hindi siya nagbibiro. Kaya mabuti pa. Pirmahan mo na yan. Para hindi ka matodas. Hayop kayo! Ahas ka pala, Conrado. Papa treated you like a son. Pagkatapos ito pa ang igaganti mo sa amin? Walang kwentang tao ang papa mo. Swapang siya! Binasak niya ang papa ko sa lolo't lola. Kaya sa inyo napunta ang malaking bahagi ng kayamanan nila. Hindi totoo yan. Totoo! Gusto kong malaman mo. Namatay ang papa ko, nasama ng loob. Isinumpa ko na hindi ako titigil. Hanggang hindi ako nakakaganti. Kaya inuna ko ng papa mo.
Kung hindi mo pipirmahan to, ikaw ang isusunod ko. Kahit patayin mo ko, hindi mo makukuha ang gusto mo. Sigurado, dumating! Das, mauna ka na sa sasakyan. Bus, si Teresa! Kurado! Dakdak ka pa rin ng dakdak! Mabuti pa! I-cover mo yung bunganga mo! Baka yan ang maputiri ako! Lagas ang pustiso mo! Pustiso? Hindi naman pustiso ang ipin ko. Alis dito. Rando, mag-iingat ka. Matigas ang kalaban natin, ha? Hayaan mo siya. Tutalbayan na tayo. Iskerda na tayo. Tara!
Tarantado ka ba? Bakit mo iatras? Bulletproof tong dala natin! Sige, diretso mo! Aga! Alis mo ka! Brando, maawa ka sa akin. Conrado, ngayon matitikman mo pagkabalasubas ko. Brando! Ibis Biro man. Alam mo, yan nga hindi mo isip eh. Pero iniisip ko, isipin nyo ah, galing pa tayo sa Maynila. Sinundo tayo ng aircon bus para lang sigurado makapunta tayo rito. Ba, malamang, may dahilan. Malay nyo, bigyan tayo ng pera. Ba't kang bibigyan ng pera? Pasko ba ngayon? Bibigyan ka Ginaldo, gago. Enjoy ba kayo? Eh, paano? Nabalitaan niya ang karawang ko ngayon, kaya naghanda siya. Ikaw talaga! Sandali lang, mga kasama. Chairman, chairman. Teka. May gustong sabihin sa inyo si Teresa. Aabalahin ko muna kayo sa pagkain, ha? Ipapaalam ko lang sa inyo na bukas, ililipat na namin kayo ni Brando sa dati niyong lugar. At gusto ko rin sabihin sa inyo na aasikasuin ko ang mga papeles para mailipat ang titulo sa inyo. Mabuhay! Sige, ituloy na ninyo ang pagkain nyo. Uy, manap siya din. Teresa, hindi namin malilimutan to. Ito na siguro pinakamagandang regalo na binigay mo sa amin. Tama si Chairman, Miss Villaruman. Natapos din ang problema namin. Kung bahay lang sana si ate, sigurado ako masayang-masaya yun. Teresa, kung ano man ang pwede namin iganti sa kabutihan mo, sabihin mo lang. Simple lang ang gusto ko. Tinapos ko na tong problema nyo. Kaya ngayon, kailangan tapusin mo tong problema ko. Bakit? Ano bang problema mo? Buntis ako. Pumunta ako sa doktor kahapon. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, kailangan pakasalan mo ko. Ayaw mo ba? Mabuhay si Brando at si Teresa! Mabuhay! Mabuhay! Ayaw mo yata eh. Sinabi ko na ayaw mo. Mukmuk ka bang palagi? Dahil sa pagkabi.
iyong puso, kailangan mang lahat-lahat ay isuko.